Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay Mayne Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal siya na Mayne Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Mayne at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pagkakaluha po na nangyari kay Alden Richards habang siya po ay nanghaharana sa mga Cebuano kanina. Kung saan, ito po ay habang binibigkas niya ang mga katagang o mga salita po na kung di rin tayo sa huli, aawatin ang sarili na umibig pang muli. Kung di rin tayo sa huli, aawatin ba ang puso kong ibigin ka? Kung saan, pati mga Aldo fans na Cebuano na nasa nandun po sa nakalimutan ko kung ano yung venue nila, no? Pero talagang pati sila naluha dahil alam din po nila ang dinadanas ngayon ni Mayne at saka ni Alden. Meron pa nga pong ibang nakapagpipirma pa ng magazine ni Alden at saka ni Mayne at talagang pinagmamalaki nila ang na-achieve ni Mayne at saka ni Alden mula pa nung Kalya serye. Idedetalye po natin yan. At ang mga syusyungasyung ang mga ARMY fans, mga toxic Mayners, hindi na naman po matanggap na saan man po magpunta si Alden ay kasakasama po niya si Mayne Mendoza. Yan po ay nang bumakat na naman ang singsing nilang dalawa ni Mayne Mendoza na lagi niyang inilalagay sa kanyang kwintas bilang pendant. Kitang-kita na naman po kasi sa mga pictures ni Alden. At syempre, may dagdag updates po tayo sa nakalap po natin na itong si Panot ay pupunta sa McDo Santa Clara, no, sa anniversary. Tila kasi umuurong ang dila ng mga galamay ni Panot. Lahat yan ating pag-uusapan po. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pang magpasalamat muna ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmahal kina Mayne at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At lagi na niyang tatandaan na kaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento ni Miss Edwina Ocampo. Sabi niya rito, good day Mr. Pinas, na walang ulit ako nag-comment dahil masyadong toxic na ang nangyari ng mga nakaraang araw. Kahit up to now, di maiwasan mag-comment dahil sa mga lumalabas na balita about me. Ano ba naman yan? Pati ba naman engagement ring? Kailangan na sabihin pa lang yung isuot. Ano yun? Para lumabas na makatotohanan ng proposal? Oo nga. Nasaan ba sila? Di ba nasa showbiz? Hay nako, Mayne, hanggang kailan ka ba magiging sunod-sunuran sa mga yan? Di ba sabi mo, three times kang nag-dance lister, why don't you use your brain? Lumaban ka na, Mayne. Alam mo, dahil sa pagsasawalang kibo mo, ikaw ang nasisira, pati personal mong buhay at negosyo. No, alam mo, Mayne, marami ang nagmamahal sa iyo. Akala mo lang nababawasan ang true-blooded alienation. Sorry, mas lalo pang nadagdagan. Dahil kahit anong pambabatikos ang gawin niya sa inyo, no, hindi namin kayo iiwanan. Kasi ganyan kami magmahal, tandaan mo yan. Now, kung di mo kaya ang showbiz, so you better quit, no? Kung sa tingin mo, masyadong toxic, umalis ka na para di pati private life mo ay nadadamay. Thank you and God bless. Napakaganda pong payo po ng mga binitawan yung salita ni Ms. Edwina Ocampo kay Mayne Mendoza. Sana nga po, may consider niya po yung mga ganyang bagay. Napakahirap kasi nung pati yung personal na buhay, ipakikialaman pa po nila. Diba? Showbiz na nga kontrolado siya. Pati ba naman sa personal life niya? Maraming salamat po. And God bless din. At ang ikalawa naman natin komento ay mula naman po kay Ms. Mila Cuevas. Ang sabi niya rito, good PM Mr. Pinas, ang wedding ring ay sagrado sapagkat kasama yan sa seremonya ng kasal na sa simbahan kung saan ang binibless yan ano, bago isuot sa daliri ng bride and groom. Kaya di dapat yan hinuhubad at nagagamit sa di magandang gawain. Dapat pahalagahan ng ang simbolo no, ng ikaw ay ikasal na. Sana po ay nakatulong ang comment ko na ito. Maraming salamat at more power to your program. Keep safe and God bless you more. Alam niyo, totoo po yan, Miss Mila Cuevas. No? Kasi ang kasal po ay isa sa mga sakramento no, sa simbahang katoliko.
Diba? Talagang isa po yan sa mga sakramento na dapat ano, kahit anong gawin mo. Ito yung isa sa mga pinakabanal na gawain o talagang nangyayari po sa Katolisismo. Diba? Yan po yung hindi nila maikakaila at hindi po ito ginagawang biru-biru lamang. Ang dami ng pare, diba, na nagsasabi kay Minute kay Alden, kung hindi ito totoo, huwag na natin itong ituloy. Pero tuloy po, dahil totoo nga po eh, diba, totohanan talaga. Thank you po. At ang ikatlo naman po natin komento ay mula naman po kay Miss Doris Tutupan. Ang sabi niya rito, kaya ako, di na muna nanonood ng Itbulaga, nilamon na ng Sir Swell ang EPT, nakafocus na lang ako sa mga updates ni Mr. Pinas kaysa ma-stress pa ako sa masyado, no? At hinahawakan sa leeg itong si Manggay. Para siyang robot, lahat ng utos nila sa kanya ay kailangan niyang sundin. Napaghahalataan na lang na fake talaga ang earring kasi bakit kailangan pang kailangan pa siyang nandoon no, na laging suot ni Ming Mendoza sa harap ng camera. Kung talagang totoo ang naganap na proposal, isusuot niya nang walang mag-uutos sa kanya. Just like the rings na regalo sa kanya ng hubby niya, especially her wedding ring. At sana huwag na munang pumunta ang mga ka-ADN natin doon. Diba? Napapagod lang sila. At tama kami, Sir Pinas, bukod sa sayang pamasahe at sayang gasolina, na sayang din ang oras nila sa ginagawang pambabastos ng EPT management sa kanila. Ipagpasuggest na lang natin lahat, no? Lilipas din ang sarsuela. Basta magtiwala lang tayo kay Lamin at kay Alden. Yakang-yakan nila yung pagsubok na yan. Happy naman sila sa private life nila. Kaya walang iwanan. Stay kampante lang. Huwag tayong magpapa-apekto sa mga fake news. Dito lang tayo, no? Sa mga legit bloggers like Pina Showbiz News ngayon. Sa inyo, kami kumakapit. Kakampi natin ng Diyos. Thanks, Mr. Pinas. All the love you. I'll dab you rin po. At ito nga po yung sinasabi nila na kapag may kamerang nakaharap, kailangan talagang sunuran ka. Pero kapag si Mina tsaka si Alden lang, dun nagaganap yung pinakamasayang parte ng buhay na meron sila. Kasi ngayon, hindi man nila sabihin, lagi po nilang pinararating sa atin na sana bigyan natin sila ng private life nila. Diba? Kaya yung nakikita natin in public, hindi po yun yung pribadong buhay nila. Lahat po yun ay para sa showbiz lamang. Diba? Kaya nga natutuwa po kami sa tuwing si Maine Mendoza ay missing in action. Tapos si Alden din missing in action. Alam na this. Diba? Maraming salamat po sa inyong komento and God bless po. At kanina nga po sinabi ko sa inyo na ito pong anniversary ng McDonald's Santa Clara, si Panot po ang ina-announce po ng mga pinagkakalat po ng mga Armin fans at mga toxic mailers na makakasama po ni Menggay, no? Si Panot at saka si Menggay daw po yun nandoon. Dahil ngayon, pati negosyo ni Maine Mendoza ay pinupuntarya na po niya. Pero ito nga po, no? Dahil syempre, alam niyo naman ang inyong lingkod, palaban ito. Kami po ay nag-report po ng mga poster na pinakakalat po nila at iniisa-isa na po nila itong purahin. Kasi naglabas po sila ng poster na with Maine and Mr. Spotted po, no? Si Panot ang magpupunta po doon sa McDonald's na yun. Ngayon, iniisa-isa po nilang burahin, natatakot po kasi sila dahil inare-report po namin sila. Diba? At dyan mo naman po sa larawang nakikita ninyo, no? Yan po yung pinagkaguluhan ng mga netizens. Kung saan makikita ninyo, bumabakat po yung singsing nilang dalawa ni Maine Mendoza. Diba? Basta Pinas, paano mo naman nalaman na yun yung singsing nila? Yun po yung matagal nang isinusuot ni Alden Richards noon pa man. Dati nga po, yun ang birthday niya. Inilagay pa nga niya yan sa tama niyang daliri. Diba? Yan po yung sinasabi ng iba na kahit saan magpunta si Alden Richards, talagang bit-bit niya si Maine Mendoza dahil lagi nitong suot ang kanilang wedding ring. At ganun din naman po si Maine Mendoza. Pero ngayon, no, ang nakikita ng mga netizens ay yung for public purposes lamang, yung for public viewing lang. Kaya nandoon yung earring kuno, no, ng engagement kuno na ginagawa nila. Habang kanina naman po, ito naman pong si Alden Richards, ang dami pong pinaluha ng mga Cebuano dahil habang siya po ay kumakanta, feel na feel po ng mga Cebuano yung mga katagang kung hindi rin lang ikaw, di ba, ni Alden Richards, kung di rin lang tayo soli, awa din sariling umibig pang muli. Yan yung kanyang mga kinakanta at talagang nakita po ng mga Cebuano
na nangingilid ng luha ni Alden at patulunan na ito. Kaya yung ibang mga fans na todo-todo ang pag-video kay Alden, talagang naluluha rin po dahil alam nila yung nangyayari kay Main at kay Alden. Diba? Alam nila na kapag sa showbiz talaga, eh, hindi sila mapagbibigyan dalawa. Napakaraming kailangan maranasan. Kumbaga, kailangan dumaan talaga sa butas ng karayom para lang payagan si Main at si Alden. Ngayon nga po eh, na may nagbigay po sa amin ng tip na gustong tanggalin si Main Mendoza sa Vivo Philippines at si Alden na lang ang itara. Meron din naman kami natanggap na si Alden ang tatanggalin sa Vivo at si Main na lang itara. Kasi ayaw po nilang nakikitang magkasama si Main Mendoza. Makita niyo naman pong nangyari, di ba? 88% ang nilobo ng sales ng Vivo Philippines mula nang magsama si Main at si Alden. Ganyan po sila kalakas. At ngayon, napaparanoid na naman sila. Di ba? So, abangan natin ang mga mangyari. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.